Hi everyone. For this interview, I invited Filipina beauty queen, a model, and a Macau expatriate who is now happily living in Canada. Please welcome Kathy Aban. Hi, Kathy. Hi, Tito. Good to Ayan. be here. Thank you Oh, for having me. from the Philippines, it's good morning. Sa Canada, it's good afternoon. Yes. Diba? Oh, kasi based po siya sa bandang Vancouver area. Kaya yes. Iba po yung time difference namin. Like Kaya, Vancouver, says Tito. It's 2 or 3 hours drive from Vancouver, Kamloops City. Ang layo din. Oo, Tito. Oh, ganda. Nasaan kayo? Bandang East? Bandang North? Bandang West? South, Southern Central. Ah, so, kumbag, pero kasi ang Vancouver, di ba, malapit na sa Washington, di ba? Sa Opo, Seattle. opo. Seattle, yes. Minsan, napupunta kayo madalas doon. Ako, Kathy, sana pag nagawi ulit kami dyan, magkita tayo. Inform yes. Ko sa schedule na. Sabihan mo na ako, Tito. Namiss na kita. Sige, mga sige, Kathy. Natin. Sige, Kathy. Kathy, favor naman. Oh. Para sa ating audience, may kwento naman si Kathy Aban. Oh. Well, Tito, I can say I'm a proud probinsyana ng Ilocana. From the north, San Fernando City, La Union. La Union, yes. Yeah. And then family-oriented. Oo. Yeah. Mahal ang pamilya. Yes, kasi para sa akin ang pamilya. Family comes first. At walang, they are irreplaceable. Kung mawala na ang lahat, at least nandoon yung pamilya mo. Wag lang pamilya, oo na. No? Yes, totoo. And I can attest to that. Alam ko po yung si Kathy, simula mo sa modeling days. Talagang very yes. Ano yan, family-oriented. At saka pag nagpupunta po ako sa Macau, hindi po ako kinakalimutan ikita niya. Oo, ito. Namiss ko yun. Kathy, di ba nagsimula ka sa pageants, no? Ako. Especially sa province mo. Ako, Tito. Marirecall mo pa ba yung pinakauna mong pageant na sinanin? Yes! Fresh ano na fresh. Ano yun? No? Ano yun? Ano I think I was 13 years old. Ha? Ganun ka bata? Oh,
Pero yun was nasa high school na ako, first year high school. Oh, ano yun? So, Anong pageant yun? linggo ng wika noon yun eh. Oh, actually, Linggo they ng wika. usually start, no? Diyan nagsisimula yung Linggo ng Wika, United Yes, yung Nations. Oo, ako, correct. Miss Science or Miss kung ano, sinama ko dun, ang tawag dun, Lakambini. Luckily, So, nanalo. pinagdaanan mo pala yun, yung Opo, gano'n. yun yung first pageant ko dito. Other than that, meron akong pageant after that, outside naman. Kasi ang naunang mga pageant ko sa school. And then, the same year, sinabak ako sa, I think you know this one, Miss Virginia Tobacco. Ay, oo, narinig ko yan dati. Yes, sa Candon City dito. Oo, yes. 15 years So, old din po ako noon. talaga, tapos ikaw yung title. First runner-up. Tapos, Oo. medyo nakakuha ng madaming special awards. Oo, laging Ayun. humahapot. Lagi Oo. po yan humahapot. Diba? Lucky Tapos lang. yung school mo nung college, di ba? Nagsumali ka din, di ba? Opo, sa hanggang sa college. Oo. At actually, after ano, di ba? Hanggang, so you were so active in your province, eh, di ba? Sa Yes, dito, pageantry. sa kung saan ako sumasali noon. Oo. Siyempre, bata, okay, Saka sige, matangkad, magandang matangkad, matangkad. opo, Oo. dito, kaya, Kaya yun yung naging bentahe exposure mo, din. no? Yun yung naging Opo. bentahe mo sa ganyan. Anyway, Kathy, after nung Opo. pageantry mo ng mga bagets na panahon, di ba? Apa? Sumali ka sa body shots, model selection, Mm-mm. wherein I was the director. Di ba, Yes. Kathy? Ay, hindi pala ako yung director. Sorry. Si ano pala, Hindi si ba ikaw dito? Joey. Si Joey pala, si Joey Si Espino. Or Joe. 2000 ka ba? 2000 ba? 2000 dito. Hindi ba Ah, ikaw si, dito? hindi, si Mother Oji. Si Mother Mother OG. Oji. Oo, yon. Tapos, naging commercial at ramp model ka, no? Dito sa Pilipinas. Ano yung masasabi mong best experience mo sa pagiging modelo dito? For me dito, yung best experience na makukuha sa modeling for me, yung meeting people from all and different walks of life. Kasi minsan mo lang sila ma-meet. Alam mo yun? Ah, So, correct. it's very enriching for me. Lalo na you get to meet sa pageantry or sa modeling man, kung saan man. Amazing, good, wonderful, and meron ding mga challenging Pero people. Kathy, hindi ka ba Opo. na-pressure nun na magpapayat ng todo kasi nga modeling, di ba? Kailangan tito. Oo. Actually, productus ako noon. O Medyo. kasi nga So, part pageant ng girl. modeling talaga, kailangan mong, yung time namin, kailangan kalatin. Oo. Hindi Kaya ka naman diet. na-pressure noon, hindi ka naman nahirapan. Hindi naman tito, kasi gusto ko yung ginagawa ko. Kaya, makikita mo yung mga kasama mo eh. So, Oo. hindi naman ako na-pressure. Sa akin mismo, nagsimula na, oh, kailangan ko rin, diet Sabagay. ng konti, ganun, oo. Pero hindi yung, kailangan ko mag-diet. Yung pressured ka na, na-stress ka na, kailangan mo mag-diet talaga. Hindi naman. Oo, tama, Oo. tama. Oo. Tapos, Kathy, nung nasa modeling ka pa, sumali ka pa Ako. din sa national pageants, di ba? Oo. Nagmutya ng Pilipinas ka, nagbinibining, and Oo. then, nirepresent mo pa nga yung ano, nirepresent mo pa nga yung bansa natin sa Miss Model of the World. Di Yes, Miss ba? Model of the World dito. Kumusta yung, kasi di ba galing ka sa local, provincial Ako. pageantry, tapos Ako. nag-modeling ka, di ba, national scale. Tapos biglang sumali ka naman sa national pageant. Ano yung Ako. pagkakaiba ng tatlong yun? Malaki tito. Yung mga local pageants ko, they serve as talagang stepping stone mo yun. Oo, training ground mo. Then, Okay. sumali na rin ako, nag-national na ako, sumali pa ako sa mga pageants sa TV. Ano yun? Calendar girl ba yung Ah, nauso okay. noon? Ay, hindi, parang hindi ko nabalitaan. Sumali ka ba noon? Oo, tito. High school Calendar yata. girl, okay. Oh, I'm not sure kung anong year noon. Sumali ako noon. Miss November. Pero Ah, hindi ako okay. sumasali ng Miss City of San Fernando. Oh, ah, Pero oh. nandun na ako sa TV mismo. Pero how Kaya was it, medyo Kathy? Ano yung ako. experience mo dun sa pagsali mo sa Mutya, sa Binibining, Sa oh, Pilipinas? yung Oh. sa Mutya at saka Binibini dito. It's actually yung experience, unforgettable talaga. It's nerve-wracking. Talagang na mapipil mo iba talaga. Pero looking back,
yung memories at saka yung experience, you parang you'll get to cherish them forever. Alam mo, It's kaya, actually sige, sige, tuloy, tuloy. Actually, remarkable talaga, but overall satisfying when you look back na, oh, sumali ako sa ganito. alam mo, Parang, Kathy, oh. taga-panood lang kami noon, taga-support, no? Moral support. Pero, pwede ikwento mo sa amin, ano ba yung experience when you are on stage na, you know, maraming nanonood, alam mo, televised nationally, even internationally. Ano yung nasa sa loob mo noon na habang lumalakad ka doon sa entablado, habang, ano, can you just tell us, how was Kung it? lumalakad ka dito kasi parang ang iniisip mo na lang noon, well, nasa entablado ka eh, nandoon pa rin yung ano, yung kaba mo, hindi mawawala yon. So ang kalaban mo sa gabing yun, hindi yung mga competitors mo, yung sarili mo. Yung sarili mo. So you'll get to learn to mag-compose mo yung sarili mo. Paano Oo, pa, no? in a way, yes. Tapos, Yung nervous factor. yun tito, nervyosa ako tito. Oo, how was Oh, it? ano, isipin mo lang na kakalaban mo din yung sarili mo. Kaya kailangan, kaya mo to. Sarili mo lang to. Yung part na Oo. yung tito. So, habang naglalakad ka, enjoy mo lang yung moment na yon. Kasi minsan lang mangyayari yun. Alam niyo, audience, ito po si Kathy ay nag-semifinalist po sa Mutihan ng Pilipinas at nag-semifinalist din sa Binibining Pilipinas. In-reach niya yung level na yon. Na nag-semi, ang hirap-hirap pumasok sa semifinals. Mahirap din dito noon. Oo. Actually, ang daming mga ano, ang daming during the screenings, tapos yung mga during yung time na pageants na ninyo, at before yung pageants, madaming mga pangyayari, mga events. Oo, no? Tapos pa, Kathy, biglang after ano, all of a sudden, biglang nag-desisyon kang ano, mag-embark sa isang trabaho sa isang malaking hotel sa Macau, di ba? Yes, ito. And bakit nag-decide ka bigla na umalis sa Pilipinas at palitan yung career mo to an expatriate job in Macau? I've always been very independent. Ito, independent talaga. So, yung time na yon, parang na-intriga ako. Ano ba yung buhay, living and working abroad? So, binigyan ako ng chance. This is a good chance and God-given opportunity na itry ko naman. Then, wala naman akong regrets. Rinay ko, so I know. I was happy with that. Oo, So, kasi di parang, ba, ilang years kang nag-work sa Macau, tapos more than ano, tipo, more than 10 years. Oo. Isa po siya sa mga nagtagal doon sa trabaho niya sa Macau. At bakit ka nag-stick sa ganong trabaho? I think dito, if you mahal mo yung trabaho mo at you're enjoying, I was enjoying my life and I like what I was doing. Tapos may mga kaibigan ka na doon. Tapos yung Macau kasi malapit lang. Oo nga, Malapit lang din. one And and a it's half hour. safe and close to the Philippines. So kung gusto mong umuwi, anytime, uwi ka lang. Hindi Oo katulad nga. sa Europa or ibang ang hirap. Pero Pero hindi, feeling ko Kathy, yung more on enjoyment eh, no? Kasi pag yes, nakikita ko naman sa Facebook, ang saya-saya niyo palagi doon. it's an interesting job dito, and I can say it's a well-paid job also. If Ah, marunong kang, okay. Ilocana eh, marunong kang Oo. mag-save ng money. Ilokana talaga. Anyway, Save, mag-ano Kathy, lang, marunong kang mag-save at saka makakapag-invest ka kahit konting ano, kahit konti. Kathy, di ba sabi ko Ako. kanina bago tayo nagsimula, ang aking Ako. audience eh 14 to 25, di ba? Yes, Kung dito. meron lalapit sa iyo na isang bagets, no? Isang yung gusto yung ano, yung aspiring, no, na maging katulad mo, naging beauty pageant contestant, naging model, tapos yung Macau, di ba? Anong sasabihin mo sa kanya? I think siguro yung pinaka-best na advice na masasabi ko dito, unang-una sa pageant modeling, saan mang ano, industry ka, respeto. Respeto talaga. Kailangan mong matutunan i-respeto ang
ang isang tao kung ano man ang condition nila or status nila. Tama yan. And this in all aspects, pati yung sabi natin sa modeling or beauty pageant, respect other people's time especially. Wag alam ko, wag kang palately. Kasi no, syempre dito. Ay, so naano mo talaga yung disiplinang yan doon sa Macau? Yes, dito. I learned it from the... isa sa'yo. Ay, hindi pwedeng late. Anyway, Kathy, tapos opo, ano, respeto dito, opo. lately, bigla ka nawala sa Asia. Di Ako. ba? Nagpunta ka na sa Canada, may panibagong chapter ng buhay na tinatahak ka ngayon, di ba? Ano yung deciding factor ba't umalis ka na sa trabaho sa Macau, sa Pilipinas, at nag-decide ka ng mag-Canada? Tito, it's actually personal decision na yun. When the time, especially ang naging driving or contributing factor, COVID-19. Alam niyo na nung... Kailan ka ba nag-awi dyan? Kailan ka nag-awi dyan? At ano dito, October, nandito na ako ng October 2020. 2020? Oo, so 22. Ah, 22. Last year lang okay, po, okay. Dito. So, ayun, remember 2 years kaming, let's say, isolated. Nasa Macau lang kami, dito pwedeng lumabas. Oo, 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 oo. So, 2 years kami nandoon. So, 2 years na hindi mo makikita yung mga mahal mo sa buhay. Mga minamahal mo. Oo, 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 correct. So, ay, parang na-realize ko na ano ba yung mga importanteng bagay sa akin. So, yun na, totoo yung sinasabi nila. Alam mo kung ilang pera meron ka, pero hindi mo alam kung ilang oras pa ang meron ka. Kaya, nung time na yun, sabi ko, siguro ito na yung time na kailangan na mag-move. Alam mo, Kathy, So, mabuti ka. No? Alam mo yung ano, no? Yung kailan, at saka, di ba, yung siguro dapat matutunan pa ng mga bata, di ba, yung mga nanonood, di ba? So, kailangan lang disidido ka at saka alamin mo yung decidido. Time mo, di ba, yung Oh. time, di ba? Additional lang dito sa question kanina na tinanong mo kung ano pa yung mga advice. Always keep a positive mindset also. Oo, oo, Oo. Tama. Oo. Kasi kung may positibo kang pananaw sa buhay, magiging pasensyosa ka, patient, resilient, and adaptable ka sa lahat ng bagay. Pero ever since naman, Kathy, pasensyosa ka niya, di ba? Hindi ka naman talaga yung oo eh, di ba? Hindi. Ano po siya, matyaga, matyaga, pasensyosa. Masyaga, naalala ko dito kasi nga, Oo. nag-school ako noon, and then nag-work din ako / part-time job ng modeling, kaya Oo, oo. totoo yan, totoo Pero yan. tinapos din yung ano yung degree ko sa college kasi nga sabi ni Sabihin Mama na Papa. nilang ano, sabihin na nilang iluka ng utak. Pero it worked, di ba? See where Yes, you are dito. now. Nasaan Oo. ka na ngayon, di ba? Opo, dito. Blessing Diba? lang din. Kathy, ano Opo. na mga future plans mo? Diyan, lalo na diyan sa Canada. Ano lang naman dito? Stay in love. Ay, joke. Ano, simple lang dito. ano lang, kasi ngayon, of course, simpleng buhay na lang ang gusto ko rin. Gusto kong magkaroon ng pamilya, gusto kong decent job, tapos to travel more. You know, Oo, I love traveling, seeing different. Hanggat kaya, biyahe Totoo na yun dito. biyahe, oo. Totoo po yun, mag-travel hanggat kaya pa. Yun ang mga Oo, sabi ng oo. Oo. Tapos syempre magpamilya na rin, syempre kailangan nila ng mga pag-gifts, di ba, you know. Given a chance dito, why not? Oo, Blessing. oh, blessing. Oo, syempre naman. Syempre naman, Kathy. Opo. Tapos, Kathy, sa punto ng buhay mo ngayon, ako. Oo, masasabi mo bang contented ka na sa mga na-achieve mo? For me, Tito, looking back, I feel grateful kasi yung mga oportunidad, yung mga challenges, it became parang grateful ako sa mga nangyari yun kasi it shaped me sa ano, sa taong ako ngayon. Correct, correct. Oo, and alam ko na the journey will not stop and life will go on, and as long na as we get older, we keep learning. So whatever or whenever life takes you, tapos just ano, do your best and then
Let go and let God, that's they say. Always pray. Alam mo, Thank Kathy, God. hindi natin masabi, baka mamaya may panibagong career ka diyan. Hindi natin masabi ang takbo ng buhay, eh, di ba? Who knows, may panibagong takbo ka ng career ka diyan, di ba? It's another country, it's another opportunity, di ba? Hopefully, Tito. Opo. Di ba? Kathy, anong message ang maibibigay mo sa mga kaibigan na naiwan mo sa Pilipinas? At saka yun, syempre, may mga friends ka dun sa Macau, no? Not very close sa iyo. Anong mensahe mo sa kanila ngayon? Ano po, sa mga friends, a big thank you. A big thank you sa mga nakasalamuha ko, sa mga taong tumulong sa akin. At for those friendships I have gained, thank you talaga. Eh, sa Pilipinas, lalo sa ako, pamilya. ako Tito, yung nga, madami na akong utang sa Pilipinas. Ako, pag umuwi ako, meet ko kayo ang problema. Misa umuwi, diretso na ako ng probinsya. Alam mo? Ganun po yan ka, ano, ganun po yan sa yung kamahal niya yung kanyang ano, pamilya, especially sa probinsya, no? Always gusto mo umuwi sa probinsya, no? Tapos minsan pag nagagawi ka dito naman sa Metro Manila, at least you get to meet Tito Jonty. Diba? Si Apo, Tito Jonty. Jonty. Puntahan ko na lang Tito Jonty. Tapos ay, Tito Oo. Jonty, wala ako sa shop. Eh, wala nang shop ngayon. Pero at least, sa nandito ba yung Tito bahay. Jonty? Sa bahay. Pag umuwi ako, Tito, hanapin din kita pag di ka Hindi, busy. oh, tawagan mo lang. Tawagan mo lang ka. O yung last na meeting natin nung March 2019. Ay, alam mo diba? yun. Uy, alam ko yun. Hindi, alam niyo po ba, nung nagpunta ako ng Macau noong 2019 na yan, idininner nila ako ni Jenko Yuga. You know, we had a good time talking to each other. Ang sarap ng kwentuhan namin, hindi po namin na malaya, naggabi na pala. Kailangan ko nang bumalik sa hotel. Di ba, Kathy? Opo, Tito. I really hope makita kita sa Canada pagpunta ko dyan. Opo, message nyo lang ako dito pag nasa Vancouver kayo o Oo. Pagpunta kayo. Ang shows ko dyan parang ano, Toronto, Toronto. Calgary. So far, yung alam ko, Vancouver. And then from Vancouver, para pupunta kami ng Amerika for two shows. Parang ganun, di ko pa alam. Aalamin ko kaya pa lang yung mga dito detalye. Yung Toronto ninyo, sabihan mo rin ako. Kasi baka mag-visit kami ng Toronto. No? Ayun pala. Oo, pero August yun. Kasi August palagi ang event nila doon. August, oo. So, mga ganun, August, September ang North America namin. Kasi from North America, we're traveling to Europe naman. Diretso na yun. Wow! I love swerte that lang. people. Ay, Travel nako. and travel ka Pero, na. pero kung ako sa'yo, ikaw maswerte ka din dyan, di ba? At least, you have a good life in Canada. You're happy and contented. Yung, di ba, tapos Happy ka na naman. din sa mga careers mo. But I'm praying, Kathy, na na syempre, tumuloy-tuloy pa yung magandang ano sa buhay mo dyan sa Canada, di ba? Thank you po, Tito. Hoy, Kathy, salamat. Alam ko busy at nakakahiya naman sa schedule mo, but no worries, pinaunlakan mo pa Tito. rin ako. Opo, Tito. You're always welcome. Alam mo, love na Ayan. love. Alam niyo po, yan si Kathy. Isa po yan sa mga naasahan ko dati dito pagdating sa mga shows. So, kaya Thank you, Tito. malipit din po sa akin yan. Kasi nga, batch 2000 siya ng body shots na part po ako ng production noon. Kaya, thank you, Tito. I get to meet you. You know, I've learned so much from you, actually, Tito. Oo, magpatitip. Kung ano, our century part of the yes, shows natin. Uy, kahapon, nag-lunch ako kahapon doon. Nag-reminis tuloy ako. Ang sinong kasama mo? Ay, si joke. Si Mama Rene. Nag-meeting. Si Mama Rene. Lunch lang. Oo, lunch. Ah, oh yeah, Noy, kung thank you mo ako dun sa ano ha, kay you know, kay special one. Oh, tinulungan ka pa niya sa computer. may ano, IT support. Oo nga eh. Oh, yun, basta mag-ingat ka palagi diyan. Yes, Tito, you too, Tito. God bless po. Bye-bye. Bye, Tito.